ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bahagi ng masakit na realidad sa mundo na hindi lahat ng pagkakaibigan ay pinagtitibay ng karanasan. May iba din na nagwawakas na lamang dahil sa isang malaking kasalanan na hindi naman pala kayang panindigan. Ikaw ka barangay, ano ang pinakapangit mong karanasan mula sa isang kaibigan? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Rowena, pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wena. 38 years old na ako sa ngayon. Nangyari po ang kwento ko 8 years ago. Nakapagtapos naman po ako ng college sa kursong Business Administration, major in Marketing Management. Pero hindi ko rin kaagad nagamit ang natapos ko noong nagtrabaho ako bilang farmer sa Japan. Nang makaipon ako ay umuwi na ako ng Pilipinas at nagsimula na lamang ng maliit na negosyo sa amin sa Rizal. At yun na nga ang parisan ko na malakas pa rin ang kita hanggang sa ngayon. Kumbaga, isa ako sa mga original. Pinaayos ko naman ang patahian ng nanay ko at mas pinalaki pa yon. Naging suki naman doon ang mga estudyante sa school na malapit sa amin. Pati na rin ang mga nagpapagawa ng jersey tuwing may paliga sa barangay. Kung tungkol naman sa love life ko, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng boyfriend bago ako magtrabaho sa Japan. Naging LDR kami pero hindi naman yon umubra sa amin. Hindi na raw ako kayang hintayin ng boyfriend ko kaya nakipag-break na siya sa akin. At nung makauwi nga ako ay nalaman ko na may anak na siya sa live-in partner niya. Inaasahan ko na rin naman yon, kaya hindi na ako masyadong naapektuhan pa. Inisip ko na lamang na hindi talaga kami para sa isa't isa, Papa Dudut. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nakilala akong muli, Papa Dudut. May naging customer ako sa parisan na nakaiwan ng isang brown envelope. At syempre, para malaman ko kung kanino yon ay binuksan ko ang envelope at hinanap ang contact details ng may-ari. Hindi naman ako nabigo nang makita ko ang resume niya. Nakabalik naman siya kaagad makalipas ang ilang minuto matapos kong tawagan ang nakita kong cellphone number niya, Papa Dudut. Nagpasalamat siya sa akin at hiningi rin niya ang pangalan ko. Mga ilang araw lang matapos yon ay may nag-add sa akin sa Facebook. Napaisip pa ako dahil pamilyar ang pangalan niya. At doon ko na nga naalala na siya yung nakaiwan ng envelope. Ilang linggo rin kaming nasa talking stage noon bago niya ako inaya sa isang date. Doon na rin nagsimula ang panliligaw niya hanggang sa maging kami na, Papa Dudut. Grabe, hindi ko talaga akalain na magiging tayo. Parang kailan lang, no, customer pa kita sa parisan. Oo nga eh. Kung hindi pa pala ako nagutom nun, hindi kita makikilala. Tsaka ang sarap ng Paris nyo, ha? Ikaw ba nagluluto nun? May tagaluto kami ron. Ako lang yung nagkakahera kasi hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa ibang tao yun. Tsaka wala rin naman akong ibang gagawin. Alam mo, nakakabilib ka talaga. Biruin mo, 30 ka pa lang pero meron ka ng sariling parisan at may patahiyan ka pa. Nga pala, wala ka pa bang balak na kumuha ng sasakyan? Wala, hindi rin naman kasi ako interesado magmaneho. Okay naman ako kahit nagko-commute lang. Tsaka magastos din kumuha ng sasakyan eh. Magiging liability lang yun sa akin. Isipin mo, hulugan ko yun ng ilang taon. Habang hindi ko pa tapos bayaran, gagastos ako sa gas, sa maintenance. Pero katagalan, bumababa naman yung value. Eh, kung ayaw mo ng sasakyan, anong plano mong bilhin sa ipon mo? Gusto kong bumili ng lupa. At least yun, kahit ilang taon nang nakatiwangwang, hindi bababa yung value. Mas tumataas pa nga. Iba rin talaga ang business-minded, eh, no? Natuto lang talaga akong dumiskarte. Tsaka ang hirap kumita ng pera, kaya dapat talaga gamitin sa tama.
Kaya talaga hindi ako nagkamali sa'yo eh. Pwedeng-pwede ka na mag-asawa. Yun lang. Wala pa sa isip ko na magpakasal, no? Sa totoo lang ako rin naman. Gusto ko munang ma-enjoy yung ganito. Lalo na ilang buwan pa lang naman tayo. Naisip mo ba na magbe-break din tayo? Hindi naman. Ako kasi may trust issues na ako sa mga relationship eh. Alam mo yung kahit gaano na kayo katagal, hindi mo pa rin talaga masasabi na yung talagang kayong dalawa sa dulo. Yung mga ikinasal na nga, naghihiwalay pa, di ba? Kaya nga habang hindi pa tayo kasal, huwag na muna nating isipin yun. Parehong-pareho kayo ni Hazel mag-isip eh. Hazel? Sino naman yun? Ah, oo nga pala. Hindi kasi natin siya napag-uusapan dati kaya hindi ko pa siya naipapakilala sa'yo. Best friend ko yun. Ah, may best friend ka na babae? Oo. Wala namang masama dun, di ba? Magkababata kasi kami. Ilang taon na siya? Pareho kaming 35 na. So matagal na pala talaga kayong magkaibigan? Oo, matagal na. Halos wala na nga kaming naililihim sa isa't isa eh. Sobrang close namin. Hindi pa siya pinagseselosa ng mga naging girlfriend mo dati? Honestly, oo. Madalas siyang pinagseselosan kaya ayun, siya na yung nag-adjust. Medyo dumistansya na siya sa akin. Tsaka wala ka naman dapat ipag-alala kasi parang magkapatid na yung turingan namin. May ganun pa pala, no? Yung platonic friendship? Oo naman, meron. Eh, marami na kasi akong nakita na mag-best friend pero naging sila rin. O kaya naman, hindi man maging sila pero may nangyayari na pala. Friends with benefits? Ganon? Oo, parang ganon na nga. Mangyayari lang naman yun kung yung isa sa magkaibigan magkakaroon ng sexual desire. Kapag may nagsimula ng apoy, mahirap nang pigilan yun. At nakakaya mong labanan yun sa best friend mo? Oo, nakakaya ko. Sa totoo lang, wala naman dapat labanan kasi wala talaga. Tsaka hindi naman kami madalas nakikita. Lalo na ngayon, nasa Cebu pa siya. Next year pa ang balik niya rito kaya sa chat lang kami nagkakausap. Paminsan-minsan, nagbe-video call. Nakakatawa nga kasi nung hindi pa kita nakikilala. Madalas kami na pagkakamala na mag-boyfriend. Dami kasing ma-issue sa paligid eh. Minsan kasi, gumagawa sila ng issue kapag nakikita nila na wala nang boundaries yung dalawang magkaibigan. Base sa experience ko, marami lang talaga ma-issue. Kahit hindi naman dapat binibigyan ng mali siya, binibigyan nila. Hindi man lang nila naisip na may pagkakaibigan na silang nasisira. Bakit? Umabot na ba kayo ni Hazel sa point na gusto nyo na lang tapusin yung pagkakaibigan nyo? Umabot kami ron. Muntik na mangyari yun. Dahil yun sa ex-girlfriend ko. Last year nga lang yun nangyari. Siya actually yung dahilan kaya napilitang sumama si Hazel sa atin niya sa Cebu. Teka, change topic na tayo. Huwag na natin pag-usapan yun. Naiinis lang ako kapag naaalala ko eh. Papa Dudut, marami pang naikwento si Alain tungkol kay Hazel. Magkaibigan daw sila noong college at madalas daw silang magkasama at minsan ay doon na rin natutulog sa bahay nilang best friend niya. Magkahiwalay naman daw sila ng kwarto pero tuwing nalalaman ng mga kapitbahay nila na naroon si Hazel ay ginagawan sila ng issue. Sa totoo lang po Papa Dudut ay hindi ko pa man nami-meet personally ang kaibigan niyang si Hazel. Ay parang hindi ko na ito gusto. Gusto kong maniwala kay Alain na platonic ang friendship na meron sila. Gusto kong maniwala na kahit minsan ay hindi siya nagkaroon ng sexual desire para kay Hazel. Pero sa isip-isip ko ay parang malabo talagang mangyari yon. Hindi ko naman nilalahat pero karamihan talaga sa mga lalaki ay naghihintay lang talaga ng pagkakataon kapag nagpakita ng motibo yung kaibigan nilang babae. Doon na nga magsisimula ang lahat. Kaya naman hindi ako mapakali na patuloy pa rin ang closeness ni na Alain at Hazel. Hindi ko na naiwasang magselos. Lalo na noong madalas na sa bahay namin ang boyfriend ko pero wala naman sa akin ang atensyon niya. Ikaw talaga, hanggang ngayon, kuwang-kuwa pa rin ako dyan sa mga corny mong joke. Sus, mababaw lang talaga yung kaligayahan mo kaya tawang-tawa ka dyan. Napapasaya mo lang talaga ako. Babe, hindi ka pa ba matutulog? Kanina ka pa dyan ah. Saglit lang babe, kaka-out lang kasi ni Hazel sa trabaho eh.
Ako rin, katatapos ko lang din sa trabaho. Nagsara na ako ng parisan. Pagpahinga ka na muna dyan. Sandali na lang to, okay? Aline, yung girlfriend mo na ba yun? Oo, pasensya ka na. Medyo mainit yata ulo. Hige, bukas na lang ulit tayo mag-usap. Okay, good night. Good night. Buti naman tapos na kayo mag-usap. Nagkumustahan lang naman kami, babe. Kumustahan araw-araw? Ang sweet niyo naman. Nagsiselos ka ba? Hindi. Sinasabi ko lang yung napapansin ko. Araw-araw kasi kayo magkausap eh. Wala bang boyfriend yung best friend mo? Wala pa. Kaya naman pala. Kaya naman pala ano? Wala. Matulog na tayo. Babe, ano bang problema? May nagawa ba ako masama? Wala nga. Wala nga, pero hindi naman maipintay ang mukha mo. Ay. Tungkol na naman ba to sa pakikipag-usap ko kay Hazel? Hindi. Oo, ano nga. Huwag ka na nga makulit dyan. Matulog na lang tayo. Ay, nagsiselos ka nga. Sabi ko naman sa'yo, diba? Ganun lang talaga kami ni Hazel. Nag-uusap lang kami. Nagkukumustahan. Wala namang kaso sa akin na magkaibigan kayo eh. Pero yung kayo pa rin na magkausap kapag oras na nating dalawa, yun yung problema. Hindi mo naman siya kailangan i-update at kumustahin minuminuto. Kaya kayo na i-issue eh. Pati ba naman ikaw, babe? Akala ko pa naman maiintindihan mo kami. Anong iintindihin ko? Na sobrang close kayo? Oo! Natural close kami. Magkaibigan kami. Ano bang masama ron? Alam mo, kahit anong sabihin ko, hindi mo rin naman magigets eh. Ay, sige ganito na lang. Para hindi ka nagsiselos dyan, ipapakilala kita kay Hazel ng personal. Sigurado ako na kapag nagkita kayong dalawa, magiging close agad kayo nun. Mabait siya, magugustuhan mo siya. Paano mo ko ipapakilala? Eh di ba next year pa ang uwi niya? Ay, oo nga pala, hindi ko nabanggit sa'yo. Mas mapapabilis ang uwi niya. Next month na raw. Ha? Akala ko ba nagtatrabaho siya sa Cebu? May natanggap daw kasi siyang offer dito sa Rizal. Mas malaki raw yung sweldo, kaya pinatulan niya na. Hindi ba siya masaya sa trabaho niya ron? Bilis naman niya magdesisyong umalis? Ganun talaga. Mas gusto niya yung mas malaking sahod eh. Feeling ko talaga hindi lang yun dahil sa malaking sahod. Anong ibig mo sabihin? Wala. Sa tingin mo ba uuwi siya rito dahil sa akin? Ano ka ba? Hindi ako ganun ka-special sa kanya gaya ng iniisip mo. Minsan nga, hindi pa niya ako nababati tuwing birthday ko eh. Marami pa rin bagay na mas nagiging special kesa sa birthday. Ito naman talagang babe ko, masyado nagtatampo. Lika nga rito, payakap na ako. Ano ba? Init-init eh, yung mayakap ka pa. Tulog ka na nga lang dyan. Sorry na babe. Babawi ako sa'yo, promise. Okay. Okay lang talaga sasabihin mo? Ano ba dapat ang gusto mong isagot ko? Ang sungit talaga ng girlfriend ko. Payakap nga ako ulit. Ano ba? Sorry na. Hayaan mo, sa susunod kapag ganitong oras, ikaw lang ang kakausapin ko. Sakalang ako maniniwala kapag nagawa mo na talaga yan. Papa Dudut, kahit na nangako si Elaine ay hindi pa rin naman yon natupad. Palagi pa rin silang magkausap ni Hazel kahit hating gabi na. Kapag doon siya natutulog sa bahay namin ay nagigising na lamang ako kapag tumatawa siya sa usapan nilang dalawa. Pero noong umuwi si Hazel ay doon ay parang biglang nagbago ang timpla ni Elaine. Hindi inaasahan ni Elaine na may ipapakilala na palang boyfriend si Hazel. Sinekreto daw talaga yon ng best friend niya para maging sorpresa para sa kanya. Pero sa halip na matuwa ay ibang naging reaksyon ni Elaine sa mga nangyari. Noong first time kong ma-meet si Hazel, kasama na niya ang boyfriend niyang si Jeremy. Kinakausap naman ito noon ni Elaine pero ramdam kong hindi niya ito nagugustuhan. Ilang araw lang naman na iba ang pakikitungo ni Elaine kay Hazel. Siguro noong hindi na siya nakatiis ay napilitan na lamang siya na pakisamahan si Jeremy para sa best friend niya. Medyo nabawasan na ang pag-uusap nila noon sa chat pero lagi rin naman silang nagkikita. Ang kaibahan lang, minsan ay apat kami. Doble date kumbaga, no? Pero kahit apat kaming magkakasama ay parang may sarili namang mundo sina Elaine at Hazel. Na mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang pagiging malapit nina Elaine at Hazel.
Kapag magkakasama kami sa date ay parang hindi nila kami kasama. Halos sila lang ang nag-uusap at hindi kami makasingit. Nakakapagsalita lamang kami kapag may isa sa kanila ang nagtanong sa amin na may kinalaman sa pinag-uusapan nila. Laging ganon ang nangyayari, Papa Dudut. Minsan naman silang tatlo lang ang magkakasama kapag busy ako sa parisan at iba pang bagay na inaasikaso ko. May mga pagkakataon din na hindi na lamang ako sumasama dahil nawawalan lang ako ng gana. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung pareho lamang kami ni Jeremy ng nararamdaman sa mga karelasyon namin. Pero kahit na hindi siya magsalita ay alam ko na hindi na rin niya nagugustuhan yung sobrang closeness ni na Elaine at Hazel. Wala na kasi silang boundaries. Hindi naman sila ganoon nung una. Lagi kami ni Jeremy kasama sa usapan pero habang tumatagal po eh parang sila na lamang talagang magkasama. Akala ko ay may magbabago noong hindi ko na masyadong pinapansin si Hazel. Dahil akala ko ay nakakaramdam na siya sa nangyayari. Pero noong nag-aya sila ng outing sa isang resort ay doon na naubos ang pasensya ko, Papa Dudut. Gato, may naaalala ka ba? Naaalala ng ano? Ah, oo, alam ko na yung iniisip mo. Kunwari na lang mali yung iniisip mo. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Mukhang kayo lang yung nagkakaintindihan eh. Share nyo naman. Oo nga, hindi pwedeng kayo lang yung masaya. Kasama nyo kami rito oh. Ito kasing si Hazel, may memorable experience kasi sa dagat to nung college pa lang kami. Ano, tuloy ko ba yung kwento? Ako na! Ako na lang magtutuloy. Sige, sige, pakikinggan ko na lang din. At least ngayon, hindi lang ako hintatawa. Tawang-tawa ka talaga dyan ah. Mamaya ka lang, ikukwento ko rin yung sayo. Huwag ka na marami sinasabi dyan, ikuwento mo na. Ito na nga. Nagka-outing kasi kami noon, sa beach din. Tapos kami ni Elaine, naglibot-libot pa dun sa pinuntahan naming resort. Naghanap kami ng pwesto na walang masyadong tao. Bakit? Ano bang ginawa nyo? Wait lang. Nakaabot na kasi kami dun sa pinakadulong part ng beach. Wala na mga tao ron kaya nagustuhan namin. Wala kaming kaagaw sa paglalangoyan eh. Ang kaso, hindi namin alam na mabato pala dun tapos marami pang mga sanga-sanga na nasa tubig. May mga puno kasi dun sa gilid. Ayan, papunta na siya sa exciting part ng kwento. Shh! Spoiler ka! Tapos yun na nga, nung nag-dive ako sa tubig, nakalas yung string ng suot kong swimsuit. Tapos nagpalutang-lutang sa tubig yung swimsuit niya. Hindi tuloy siya makaahon sa tubig. Uy, bakit bigla kayo natahimik dyan? Ganun ba talaga kayo ka-close nun? Kahit magkakitaan na kayo ng katawan, ayos lang? Pasensya na tol ha, pero hindi nakaka-proud yung ganong moment kasama yung best friend mo na girlfriend ko na ngayon. Teka, bakit ka ba nagagalit? Eh di ba gusto mo rin naman na magkwento kami? Guys, calm down! Hindi naman to dapat pag-awayan eh. Talaga, Hazel? Hindi na dapat pag-awayan? Eh kulang na nga lang ipangalandakan mo sa amin na ibang level talaga yung closeness na meron kayo nitong boyfriend ko eh. Kababae mong tao tapos magkukwento ka kung paano nakita ng best friend mo yung katawan mo? Sa harap pa mismo ng boyfriend mo ha, na nandito ngayon. Girl, hindi mo ikinaganda yan. Wala namang mali siya yung nangyari. Hindi ko nakasalanan kung masyadong madumi ang utak niyo. Kami pa talaga yung marumi ang utak? Girl, kung ayaw mong pinag-iisipan ka ng kung ano-ano, dumistansya ka naman sa boyfriend ko. Masyado ka nang halata eh. Wena, please, tama na. Ako nang bahala sa girlfriend ko. Pagsasabihan ko siya. Pagsasabihan? Huwag kang praning, Jeremy. Dati pa yun. Matagal nang nangyari yun pero ginagawa niyo pang issue. Hindi mo talaga magets, no? Wala naman sana akong pakialam sa mga nangyari noon eh. Pero alam mo kung ano yung nakakairita talaga? Yung inaago mo na yung moment namin ni Elaine. Kung umarte ka parang ikaw yung girlfriend niya. Ginamit mo pa yung kwento niyo noon. Feeling mo ba inaagaw ko sa'yo yung boyfriend mo? Hindi ba?
Babe, please, tama na. Nagkakainitan na kayong dalawa eh. Nandito tayo para magsaya, hindi para mag-away-away. Kayo lang yung masaya, Alain. Kung mag-usap kayo, parang hindi nyo kami kasama eh. Parang may sarili kayong mundo. Nakaka-bore ka kasi kausap, kaya hindi ka pinapansin ang boyfriend mo. Alam nga namang pag-usapan natin dito yung pagninegosyo. Eh di ba, yun naman palagi ang laman ng utak mo. Mas mabuti na yung puro negosyo yung laman ng utak kesa naman sa kagaya mo na may boyfriend na pero ginagamit pa yung friendship nyo para pasimpleng lumandi. Papa Dudut, gigil na gigil ako kay Hazel ng araw na yon. Ako pa ang pinapalabas niyang mali. At ang mas malala pa roon kahit si Alain na inaasahan kong papanig sa akin ay ganoon din ang iniisip. Lagi niyang sinasabi na matagal na silang magkaibigan ni Hazel. Kung ano-ano pa ang mga sinasabi niya para patunayan na magkaibigan lamang sila. Hanggang sa napagod na lamang ako sa pagpapaliwanag ng panig ko. At piniling magkaayos na lamang kami. Batid ko na nakakainis yung naging desisyon ko pero nang mga sandaling yon ay mas nanaig sa akin ang kagustuhang makasama pa rin si Alain. Simula naman noong magkasagutan kami ni Hazel ay hindi na kami lumabas ulit ng magkakasama. Pero nabalitaan ko na hindi na sila okay ng boyfriend niyang si Jeremy. Nagkakalabuan na raw mula noong nagkainitan kami sa outing namin. Medyo nakonsensya ako noon dahil alam ko na hindi lang naman ako ang naapektuhan kundi pati na rin si Jeremy na mahal si Hazel. Lalo kong napaisip noong nalaman ko kay Alain na may balak na palang magpakasal yung dalawa sa susunod na taon tapos ay nangyari pa yon. Sina Alain at Hazel naman ay hindi ko na rin nakikitang nag-uusap. Palihim ko rin chinecheck ang phone ni Alain pero wala naman akong makita ang conversation nilang dalawa. Dahil doon ay medyo nakampante na ako, Papa Dudut. Pero nang minsan kaming nagkita ni Jeremy sa coffee shop na paborito kong puntahan, ay may nalaman ako sa kanya, Papa Dudut. Jeremy? Buena, ikaw pala yan. Kumusta? Kasama mo ba si Hazel? Hindi. Bakit ko naman siya sasama? Upo ka muna. Kung gusto mo umorder, sagot ko na. Wag na, okay lang ako. Mamaya na lang ako order. Upo na ako. Kung di sana makakabala sa'yo, pwede bang magkwentuhan muna tayo sandali? Sige, hindi naman ako nagmamadali. Pero hindi na ako order ha. Okay pa naman ako eh. Walang problema. Ano nga palang gusto mong pag-usapan natin? Tatanong ko lang sana kung may balita ka pa kay Hazel. Kumusta kaya siya? Ha? Teka, bakit sa akin mo siya kinukumusta eh boyfriend ka niya? Sandali, break na kayo? Oo. Kailan pa? Noong nagkasagutan kayo sa resort, kinabukasan lang, nag-break na kami. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Alain? Eh malamang, siya yung unang makakalam sa nangyari. Alam mo naman... Ang sabi niya lang kasi, nagkakalabuan na raw kayo ni Hazel. Hindi naman niya nasabi na nag-break na kayo. Ay, hindi na ako magugulat dyan sa sinabi mo. Siyempre, yan talaga yung palalabasin nila para hindi ka makalata at hindi mo na sila pagdudahan. Anong ibig mong sabihin? May relasyon talaga sila? Ano sa tingin mo? Pero sabi ni Alain, hindi na sila masyadong nag-uusap. Naniwala ka talaga sa kanya? Uy, bakit naman hindi? Boyfriend ko siya at nagkaayos na rin naman kami. Kaya walang dahilan para magsinungaling siya sa akin, no? Bakit hindi mo alamin kung totoo nga yung sinasabi ko? Wala namang mawawala. Kakausapin ko siya mamaya. Kapag tinanong mo siya, malaki ang posibilidad na hindi niya sasabihin sa'yo yung totoo. Ay, ganito na lang. Kung ayaw mo maniwala sa akin, ibibigay ko sa'yo yung address ni Hazel. Laging pumupunta rin si Elaine. Noong naghiwalay na kami, sinubukan ko pang makipag-ayos kay Hazel. Pero saka ko lang na-realize na wala ng pag-asa nung naabutan ko silang magkasama. Magkaibigan sila. May mga pagkakataon talaga na magkasama sila. Yung ano, silang dalawa lang. Hindi naghahalikan ng magkaibigan, Wena. Anong sabi mo? Naabutan ko sila naghahalikan sa sala. Nakabukas yung pinto ng bahay kaya bumalandra sa akin yung ginagawa nila. Nagulat pa nga ako nung una.
At nung kinumpronta ko sila, ako lang yung napahiya. Ano nga ba naman yung pinunta ko ron, break na kami ni Hazel. At si Elaine, ang sabi niya, wala na kayo. Akala ko totoo kasi kung ibabase yung sa nangyari nung outing, may dahilan na kayo para maghiwalay. Pero ngayong nakausap na kita, ngayon ko lang din na-realize na pinaglalaruan ka rin nila. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nakita ko yun mismo, kaya paano hindi ako magiging sigurado? Pero syempre, hindi ka naman maniniwala nang basta sinabi ko lang. Kaya kung ako sa'yo, puntahan mo na lang sila. Gusto mo na hulihin ko sila sa akto, ganun ba? Nasa'yo na yun kung anong gagawin mo. Sabi ko nga sa'yo, ibibigay ko yung address ni Hazel. Kung gusto mong puntahan, malalaman mo kung anong sinasabi ko. Kung hindi naman, choice mo pa rin yun. Ito ah, wala akong intensyon na manira ng relasyon. Sinabi ko lang to sa'yo para iparealize na pinaglalaroan ka lang ng boyfriend mo. Hindi mo deserve yung ganong klase ng lalaki. Kung totoo yung sinasabi mo, isa lang yung ibig sabihin nun. Matagal na akong niloloko ng boyfriend ko. Papa Dudut, pinagsisihan ko na nagbulag-bulagan ako dahil sa pagmamahal ko kay Elaine. Nagsisi ako na nakipag-ayos pa ako sa kanya at binigyan pa ng isang pagkakataon ng relasyon namin. Nang puntahan ko kasi ang address na ibinigay ni Jeremy ay inabutan ko nga roon si Elaine. Gabi yon, ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi siya sumasagot. Noong tinext ko siya ay nagreply lamang siya na maaga siyang magpapahinga. Pagod daw sa trabaho at kakauwi niya lamang sa kanila. Pero noong time na yon ay naroon na ako sa tapat ng apartment na tinutuluyan ni Hazel. Noong nag-doorbell ako, si Elaine pa mismo ang nagbukas ng pintuan. Hindi kaagad nakapagsalita si Elaine noong nakita niya ako. Namutla na lamang siyang bigla, Papa Dudut, at parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya alam kung paano niya sisimulan. Wala siyang suot na pangitaas. At nung sinundan siya ni Hazel ay pareho silang halos wala ng saplot sa katawan. Nanginig na lamang ako noon sa galit, Papa Dudut. Hindi ko na kailangang itanong sa boyfriend ko kung ano ang ginagawa niya sa apartment ni Hazel. Hindi na rin niya kailangang magpaliwanag dahil kung nandun lamang siya bilang kaibigan ay hindi na niya kailangan pang magsinungaling. Nung nagreply siya sa message ko. Doon ko na nga tinapos ang relasyon naming dalawa. Hindi pumayag si Elaine na maghiwalay kami, Papa Dudut. Paulit-ulit niya akong kinukulit noon para kausapin siya at makipag-ayos. Umabot na rin sa puntong nakialam na si Hazel. Pero hindi na ako muli pang nagpaloko sa kanila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang hirap palang maging third wheel sa mag-best friend na ibang level ang pagmamahal para sa isa't isa. Parang sabit lang ako sa samahang matagal na nilang sinimulan. Ipinaramdam ni Elaine sa akin na wala akong karapatang pagbawalan siya sa pakikipag-usap kay Hazel dahil mas nauna silang nagkakilala. Ayaw niya rin na bigyan ko ng mali siya ang pagiging malapit nila sa isa't isa. At doon ko lang napagtanto na sa buong panahon na naging kami ni Elaine ay kalahati ng oras niya ay napupunta kay Hazel at kakarampot lamang ang para sa akin. Kung hindi dahil kay Jeremy ay hindi ko malalaman na pinaglalaruan na rin pala ako ng boyfriend ko. Pareho kami ng naging sitwasyon at pareho kaming naging third wheel. Minsan na rin pumasok sa isip ko na landiin na lamang si Jeremy para makaganti naman sa kanila. Pero narealize ko na hindi yon magandang ideya. Sarili ko lang din ang pahihirapan ko kapag nagkataon. Galit na galit ang nanay ko kay Elaine at boto pa naman sa kanya ang nanay ko, pero nang sabihin ko kung anong nangyari, si nanay na mismo ang nagbawal kay Elaine na pumunta sa bahay namin. Hindi niya hinayaang makalapit sa akin ang boyfriend kong manloloko. Pero sadyang makulit si Elaine dahil gumawa pa rin siya ng paraan para muli kaming magkausap, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito?
Di ba pinagbawalan ka na ni nanay na pumunta dito sa bahay namin? Nakiusap ako sa kanya. Sinabi ko na hindi naman ako manggugulo. Ah, ganun? Kaya sinamantala mo naman yung pagkakataon. Kapal din ang mukha mo, no? Huwag ka nang magalit, Wena. Pag-usapan natin na maayos yung nangyari. Pwede ba, Elaine? Pagod na ako sa maghapong pagtatrabaho. Kaya huwag mo nang dagdagan pa yung pagod ko. Pasensya ka na, alam kong pagod ka, pero sandali lang naman to. Gusto ko lang talagang linawin sa'yo yung nangyari. Yung nakita mo... Ano na naman yung naisip mong palusot? Kala mo talaga mapapaniwala mo pa ako? Kilalang kilala na kita. Hindi mo na ako mapapaikot ulit. Wena, please. Makinig ka naman muna. Hindi ako magsasayang ng oras para sa kasinungalingan mo. Nung naabutan mo ako sa apartment ni Hazel, wala namang nangyari nun eh. Mali ka nang iniisip. Nakiligo lang ako sa bahay niya kasi narumihan yung damit na suot ko habang nagluluto kami. Nagluluto? Mas sumasarap ba yung putahe kapag kasama mo yung Hazel na yon? Wena, nagluto lang talaga kami nun. Nag-request kasi siya ng pagkain kaya pinagbigyan ko. Ipinagluto ko. Wow! Buti pa siya nakakapag-request sa'yo. Samantalang kapag ako yung nag-request sa'yo, ang dami mong excuses. Matagal na kasi kaming magkakilala kaya sanay na ako sa kanya. Hindi siya sanay ng tinatanggihan. Lahat ba kailangan mong gawin para sa kanya? Napaka-special naman niya. Tsaka pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung kagagamit sa pagkakaibigan ninyo para pagtakpan yung mga kalandian ninyo. Wala nang maniniwala sa inyong dalawa, no? Ganun ba talaga kahirap para sa'yo na intindihin kung gaano kami kalapit sa isa't isa? Hindi naman pwedeng itigil na lang namin yung pagkakaibigan namin para wala na maging issue eh. Hindi naman namin kasalanan na marurumi ang utak ng ibang tao. So sinasabi mo na marumi din yung utak ko, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, huwag mo laging pinag-iisipan na masama si Hazel. Wala siyang intensyon na sirain tayo. Concerned pa nga siya sa'yo eh. Pwes, pakisabi dun sa best friend mo na hindi ko kailangan ng malasakit niya. Ganun ba talaga kahirap para sa'yo na tanggapin si Hazel? Tanggapin? Ano bilang kaibigan mo? Eh hindi nga kayo magkaibigan, di ba? Bakit pa ang kulit mo? Magkaibigan nga lang kami. Hindi yun ang nakikita ko. Namin. At ikaw, hindi ka man lang nahiya kay Jeremy? Sa halip na silang dalawa ni Hazel yung laging magkasama, singit ka ng singit. Kahit ano pang ikatuwiran mo, hindi talaga magandang tingnan na lagi kayong magkasama. Ah, so ngayon, magkakampi na kayo ng Jeremy na yon. Eh siya ngayon nakipag-break kay Hazel eh. Nakipag-break siya dahil nagtira siya ng respeto para sa sarili niya. Hindi niya kayang pumatol sa isang babaeng kasing landi ng best friend mo. Hindi maroon makontento sa isang lalaki. Parang ikaw, hindi ka rin makontento sa isang babae. Anong tingin mo sa akin, reserva? Saan mo naman nakuha yung mga pinagsasabi mo? Kinausap ka ba nung Jeremy na yon? Nagpaloko ka naman sa lalaking yon. Mas mukha ka pang manloloko kaysa sa kanya. Gusto mo ba siya? Ha? Hindi! Hindi kasi ako kagaya mo na mabilis magpalit ng karelasyon. Kahit hindi pa nag-iihiwalay, nagaharap na kagad ng iba. O baka mas tamang sabihin na matagal ka nang may reserva. Hindi ka na nga rin lugi eh. Kasi kahit nag-break tayo, may Hazel pa naman na naghihintay sa'yo. Hindi na kami nag-uusap ni Hazel. Nasabi mo na yan, kaya huwag mo na akong gawing tanga. Hindi ko deserve magkaroon ng boyfriend na hindi ako kayang panindigan. Hindi ko deserve to! Papa Dudut, mahaba pang naging pagtatalo namin noon ni Alain. At sa huli ay napaamin ko siya na ilang beses na ngang may nangyari sa kanila ni Hazel. Inamin niya rin na matagal na niyang mahal ang best friend niya. Pero hindi niya magawang aminin dahil naduduwag siya. Pero noong nakilala niya raw ako ay nagbago ang nararamdaman niya. At noong tumagal na ang relasyon namin ay bigla naman siyang nagsawa kaya mas dinalasan na niya ang pakikipag-usap kay Hazel. Inamin ni Alain na mula noong umuwi si Hazel dito sa Rizal ay madalas na siyang natutulog sa apartment nito. Nagawa nila itong itago kay Jeremy sa takot na magkagulo. Pero kahit mahal niya si Hazel ay hindi rin nila mailantad na may relasyon sila dahil sa amin ni Jeremy. Ilang araw din ako na iyak ng iyak tuwing gabi, Papa Dudut. Kundi dahil sa nanay ko ay hindi pa ako magigising sa katotohanan na hindi ko naman dapat iniiyakan ang lalaking kagaya ni Alain. Hindi na ako ulit kinulit ni Alain matapos niyang aminin sa akin ang lahat, Papa Dudut.
Nagpatuloy ang buhay ko nang hindi na kami nag-uusap. Wala na ako naging balita sa kanya matapos ang huling usap namin. Nag-focus na lamang ako sa nasimulang kong negosyo at hindi na muna nakipag-date kahit pinupush ako ng nanay ko. Pero bago magpasko ay muli namang nag-cruise ang landas namin ni Jeremy. Wena! Uy, Jeremy! Nandito ka rin pala. Kumusta? May kasama ka? Binaikita ka ba na hindi ko nakikita? Saya mo ngayon ha. Anong meron ha? Birthday ko. Seryoso? Oo nga. Hindi ako nagbibiro. Ikaw, sino kasama mo? May nakikita ka ba? Aba, gumaganti ka ha. Inunahan mo eh. Happy birthday nga pala ha. Ilan taong ka na? Sandali, walang tanongan ng edad. Allergic na tayo sa mga ganyang tanong. Oy, baka ikaw lang. Bata pa ako, no? Hanggat hindi pa ako maabot ng senior, bata pa rin ako. Pero pareho na tayo nasa 30s, kaya huwag ka na magpanggap dyan. Ah, siya nga pala, may pupuntahan ka pa ba ngayon? Wala naman, namimili lang ako ng groceries para sa bahay. Wala na kasi kaming stock eh. Sinesermonan na ako ng nanay ko. Ako rin eh. Birthday na birthday ko, pinag-grocery ako. Takot ka rin pala sa nanay mo, ha? Eh, siya yung pinakaunang babae sa buhay ko eh. Kaya dapat lang. Pero bibili rin naman ako ng alak. Magpapainom kasi ako sa bahay mamaya. Kung hindi ka sana busy, imbitahan kita sa amin. Wala naman siguro magagalit, di ba? Meron! Naku, ganun ba? Dapat pala, nagtanong mo na ako, may boyfriend ka na. Pasensya ka na, ha? Boyfriend? Wala naman akong sinabi na may boyfriend na ako. Sabi mo kasi, may magagalit eh. Oo, meron nga, si nanay. Nadali mo ako ron, ha? Ikaw naman kasi, nag-assume ka kagad. Sorry naman. Ano bang setup? Kailangan ba kitang ipagpaalam sa nanay mo? Sira, joke lang yun. Hindi naman nakikialam si nanay sa mga lakad ko, no? Basta uwi ako ng safe sa bahay, walang problema sa kanya. Ayos pala kung ganun. Ihahatid na lang kita pagkatapos ng party. Promise, hindi ako maglalasing para may hatid kagad kita. Okay, sige, pupunta ako. Tsaka birthday mo naman kaya hindi kailangan na ihatid mo ako kagad. Enjoy mo yung inuman kahit abutin pa na madaling araw. Susunduin na lang kita mamaya para hindi ka na mahirapan mag-commute. Alam mo kung saan ako nakatira? Hindi, pero pwede naman kitang ihatid ngayon para malaman ko kung saan kita pupuntahan mamaya. Sure ka? Hindi ba abala sa'yo yun? Hindi, okay lang talaga. Alam mo, mukhang okay ka naman. Mabait, gentleman, may maayos na trabaho. Hindi ko tuloy gets kung bakit ipinagpalit ka ni... Ay, hayaan na nga natin yun. Mag-grocery na lang tayo. Bakos ang pamapunta yung usapan eh. Ikaw kasi, pero seryoso. Nakamove on na ako sa nangyari kaya ayoko na rin pag-usapan. Nag-focus na lang muna ako sa karir ko. Hindi ko na minamadali magkaroon ng girlfriend. Marami pa namang oras para dun. Pareho tayo. Kung may darating, edi maganda. Kung wala, edi wala. Tsaka mabubuhay naman ako ng walang lalaki sa buhay ko. Tama. Ah, nga pala. Pwede ba tayo magkape muna mamaya bago kita ihatid? Para mas makapagkwentuhan pa tayo. Pwede naman. Sabi ko nga, lumabas lang talaga ako ngayon para mag-grocery. Wala naman ako ibang lakad, kaya sige, push na yung kape na yan. Salamat. Marami ka bang inimbitahang bisita? Konti lang. Mga kamag-anak lang din namin tapos ilang katrabaho. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanila. Ha? Ang ibig ko sabihin, ipapakilala kita bilang kaibigan ko. Bakit magkaibigan ba tayo? Ha? Ay, sorry. Masyado na yata kita pinangungunahan. Oy, joke lang. Tara na nga. Bilisan na natin mag-grocery para makatikim na ako ng libreng kape. Papa Dudut, sobrang unexpected yung naging friendship namin ni Jeremy. Nung nagkwentuhan kami sa coffee shop ay nalaman ko na balak na niyang mag-work sa abroad. May magandang offer daw kasi doon pero dahil ayaw niyang mapalayo sa nanay niya, ay mas pinili na lamang niyang manatili dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nakakahanga talaga yung maturity niya
At yung mindset na meron siya kaya ganun ko na lamang siya kabinis na kagagaanan ng loob. Tungkol naman kina Hazel at Elaine ay balita ko ay naghiwalay din sila kaagad. Ilang buwan matapos nilang ilantad ang relasyon nila. Papadudot hanggang ngayon naman ay magkaibigan pa rin kami ni Jeremy at parang magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Sa ilang taon na naging magkaibigan kami, walang pagkakataon na nagkaroon kami ng romantic feelings para sa isa't isa. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa pagiging busy ko sa trabaho o talagang hindi lang siya yung tipo ng lalaki na gagawin kong boyfriend. Kung noon ay hindi ako naniniwala na meron talagang platonic friendship, nagbago ang pananaw ko nang mapatunayan namin yon ni Jeremy. Pero kahit gaano kami kalapit sa isa't isa ay natuto kaming mag-set ng boundaries. Lalo na kung may kinalaman sa personal naming buhay. Before pandemic ay kinasal na siya sa katrabaho niyang matagal niyang niligawan. At ako naman ay inireto niya sa pinsan niyang kauwi lang mula sa Netherlands noong kasal nila. Kaya ngayon ay pareho na kaming may sariling pamilya. Marami nag-akala na kaming dalawa din ang magkakatuluyan pero dinaan na lang namin yon sa tawanan. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo sa Barangay LS 97.1. God bless mo and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Wena. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1. Forever.